Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig natin ngayon sa ating mabuting balita ang isang napakahalagang detalye na pwede nating pagnilayan at marami tayong matututunan. Yung detalyeng sinasabing, at si Maria ay nagmamadali na pumunta sa kabulran ng Juda. Nagmamadali, ibig sabihin hindi na petiks-petiks pa. Nauna, walang inaksayang pagkakataon. At ito'y matapos ibalita ng anghel sa kanya bilang patunay na buntis siya, na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay buntis pala. Di ba yun ang sabi ng anghel kay Maria? Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ngay, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang taon. Kaya ang anghel Gabriel pala ang unang Marites. Mare, ito ang latest. Aba, akalain mo, madyonda na, tespun pa. Now, bakit pumunta ngayon? Dali-dali. Si Maria, upang bisitahin si Elizabeth? Ay, huwag mong isipin, kasi nga, si Angel Gabriel parang Marites. Huwag mo nang isipin naman na si Maria, kaya agad pumunta, ay upang maging Maricon. Hindi naman sinabi ni Mary nang malaman niyang buntis talaga si Elizabeth. Mare, confirm! Hindi lang yun ang pakay niya. Sapagkat sinasabi sa detalye, kung itutuloy natin ang Ebanghelyo, si Mary ay nagstay doon nang may ilang buwan pa bago umuwi. So, ibig sabihin, may intensyon ng manatili. May dalang gamit, may dalang damit. Ito ang gusto kong pagnilayan natin, ha? Sapagkat base sa ating karanasan, kapag tayo man ay may dinadala, si Mary may dinadala, kapag meron tayong problema, hindi problema yung dinadala ni Mary. Bagamat medyo problema, paano niya ito ipagtatapat kay Jose? Anong magiging buhay niya? Maraming tanong, sapagkat hindi naman dinitalye ng anghel sa kanya. Besides, yung aberya na may plano na sila. Tapos, sumulpot ang anghel at ibinalita ang mas mahalagang plano ng Diyos para sa kanya. So, kahit papaano may iniisip, may concerns, bukod pa nga sa buntis, ang mahal na ina. Eto tayo. Di po ba? Kapag meron tayong pinagdaraanan din, kapag meron tayong dinadala, kapag meron tayong problema, aba, hindi muna ang iba. Bago sila, tayo muna. Pamilya muna. Tama po ba? Kaya nga kuminsan, di mga kuminsan eh, may mga pagkakataon talaga, kasabihin sa akin dito, Father, pasensya na po ah. Sa ngayon, prayers muna.
para makapagpatayo po kayo dito ng simbahan, saka na po kami magdo-donate. Kasi po, alam po ninyo, tight din ngayon. Honestly, kahit konting kirot sa puso ko, wala talaga. Wala talaga. Nakikinig sigurado ang marami kong kaibigan. Kahit isa sa inyo, alam ninyo, wala akong hinihingan. Simula pa nang mapunta ako dito. Ayoko kasi yung pag dumadating na ako, feeling ko, yung mga kaibigan, ayan na. Nako, may hihingin niya. Nako, Mari, lumayo-layo ka. Nako, ayoko nang ganon. Isa pa, lahat naman tayo may pinagdaraanan ngayon. Ayoko yung mapasubo sa akin ng isang tao, tumango sa request ko, mapapasubo. Gayong may pinagdaraanan din pala ito. So nakadagdag pa ako sa problema ng tao. Kaya para sa akin, okay lang. Lagi kong sinasabi, kayo po ang bahala. Anytime. According sa dating ng biyaya sa inyong buhay. Kung ano yung maluwag sa inyong kalooban. God loves a cheerful giver. Eka nga. Amen po ba? Tama po ba yun? Ayan tayo eh. Pero may sinasabing mas tama doon ngayon sa Ebanghelyo ang ating Panginoon. Sa katauhan ng ating mahal na ina, sinasabi sa atin ng Panginoon, ganire! Hindi mo kinakailangang hintayin na lahat ay maging okay fine sa atin bago tayo tumulong sa ating kapwa na lubhang nangangailangan din. Kasi pupwedeng isipin ni Mary, teka, buntis din naman ako eh. Teka, paano ko ito ipagtatapat kay Jose? Ay, teka, paano kapag lumaki na ang tiyan ko? Ay, ano sasabihin ng mga kapitbahay ko? Ay, teka, ang layo nun, burol-burol, wala namang sasakyan. Ay, hindi na lang, total. Wala namang pasabi, total hindi naman niya alam na alam ko. Naintindihan po ba ninyo? Pero hindi niya inisip yun. Kaya nga napakahalagang detalye, nagmamadali. Sa oras na naramdaman niyang kailangang tulungan, ang aking pinsan matanda na. Nagdadalang tao pa, naku, paano kaya yun? At paano kapag nanganak siya, paano ang pag-iri niya? Naku po, mahirap yun. At paano kapag nailabas na ang sanggol, baka kung saan maibaba, makakalimutan kasi ulyanin na. Naku, kailangan kong tulungan yun. Yun marahil ang mga kaya wala nang patumping-tumpik. Pumunta na agad si Maria sa kaburulan ng syudad. Wait! Babalik pa si Mary, ha? Tatlong buwan kay Elizabeth. Lumalaki na yung tiyan niyan. Babalik uli sa tahanan niya yan. Wala namang mga mabibilis na sasakyan. Kaya ang bait-bait talaga ng mahal na ina. Kaya hindi nakapagtataka. Pinagpala siya. At tingnan po ninyo, ha? Nang mga ilangan ang mahal na ina, hindi man siya siguro humiling sa Diyos, ito ipinigay na. Bukod pa sa siya'y pinuno ng grasya. Ito yung punto ko dyan. Walang sipi sa Biblia kung papaano ipinagtapat ni Mary na buntis siya kay Joseph. Naisip ko nga, sana meron kasi medyo excited to eh. Exciting. Halimbawa kayo, mga misis, syempre may mister. Hindi naman kayo nagtatabi o kaya wala pong nangyayari sa inyo ng 8 buwan, 9 buwan. Bigla kayong nabuntis. Paano yun? Siyempre magagalit yung mister niyo. Sinong may kagagawa siya? Sinong lalang? Sino? Sino? Sige. Hindi ako magagalit. Basta ipagtapat mo kung sino. Oo. Sino? Espiritu Santo. Huh? Ano yun? Baka iuntog ko yung ulo mo. Di ba? Sipin po ninyo, walang nangyaring ganito. Yung pagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo, first time to at hindi na nangyari pa ito. So ano ang isipin ni Jose?
ano to? Kaya nga siguro natulog eh. Siguro sabi ni San Jose, nako, baliw na yata ang asawa ko. Ganon. Ito ngayon, bagamat walang detalyeng ganyan, sino ang nagtapat kay Jose? Ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Para wala ng away, para wala ng tampuhan, para together again! Ganon! Ito ang gusto kong makita ninyo, ha? Ito, ha? While Mary was so busy attending the problem ng kanyang pinsan, God was busy attending to her problem naman. Habang si Maria ay abala sa problema ng iba, kahit may problema siya, inasikaso ng Diyos ang problema niya. Amen? Hindi mo kinakailangan hintayin na lahat ay maging okay sa iyo bago ka tumulong. At tandaan mo, hindi mawawala lahat ng alalahanin mo. At yung tao nangangailangan na now na kapag hindi mo tinupad yon, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kapag hindi mo tinupad yon, kahit yung urge mo na tumulong, mawawala na yon. At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon pag ganito. Kasi ibig sabihin nito, ha? Mas lalo tayong bumubuti. Kumbaga sa niyog, pinipiga upang lumabas ang masarap na gata. Kumbaga sa bulaklak, mentras natapakan, mas naamoy ang mas mabango niyang halimuyak. Kumbaga sa ubas, tinapak-tapakan upang kumatas ang masarap na alak. Hindi ka pinasungit, hindi pinalaki ng ulo, hindi ka pinakapit sa patalim, hindi ka pinaging barumbado ng problema mo. Kasi kung minsan, di ba, pag may dinadala tayo, very down tayo, kumakapit tayo sa patalim, umiinit ang ating ulo. Bakit ba? Kailangan ko rin ng tulong ah. Hindi tayo pinasama ng ating problema, kundi mas pinabuti pa. At gusto kong e-emphasize yun, ha? Mas pinabuti pa. Kasi may pataan eh. Kasi may partida pa eh. Nangangailangan yan, Eka, pero tumulong pa. May partida eh. Masama, Eka, pakiramdam yan. Pero nakipag-usap pa. May problema rin, Eka, yan. Pero nag-help sa problema ng iba. Mas pinabuti eh. Kasi yung tumulong ka nang everything is fine, yung tumulong ka nang wala ka namang pangangailangan, yung tumulong ka nang wala kang pinagdaraanan, mabuti yon. Pero yung tumulong ka nang merong ka ring kinakailangan, yung tumulong ka nang merong ka ring problema, yung tumulong ka na merong ka ring pinagdaraanan, mas lalong mabuti yon. Kaya nga minsan sinabi ko sa isang quote, ngayong pandemya, yung tulong na binibigay sa iyo ng iba, hindi tulong ang tawag doon, pagmamahal at pagbibigay, sakripisyo ng sarili iyon. At sinasabi ko po sa inyo, ha? Ang Diyos ay mabuti sa mabuti. Ang Diyos ay mas lalong mabuti sa mga taong mas mabuti. Personal na karanasan, ha? Alam po ninyo, napakasagrado para sa akin yung paggawa ng homily. Talagang tinututukan ko. Huh? Sa katunayan, may nagbigay sa akin ng TV na malaki. Ay, 2 taon ko na yata. Simula nung mapunta pa ako dito, lalong hindi ko nagagamit. Hindi ko talaga nagagamit. So, concentrated na concentrated talaga. Ito, ang punto ko, may mga pagkakataon, nag-iisa lang po kasi ko dito. May kinakailangan ayusin problema. May kinakailangan kausapin. Sick call. Mga kababayan ko dito, yung sa patay, sana naman bago asikasuhin yung pasugal. Sana wala ng pasugal, ha? Kaya lang, sa dami ng inaalala nyo, nakakalimutan nyo kinakailangan misahan yung patay. Pupunta kayo dito kung kailang ililibing na. Ano, ako na kaya patayin nyo? Diba?
Hindi naman ako tumatanggi po sa inyo, mga kababayan, kaparokyano ko dito, ha? Nagre-request. Ilinisipin nyo agad, pag namatay, misa, misa agad. O ngayon pa lang, kahit hindi pa patay yung biyanan mo, pag namatay ka, hindi, pagpatay na, ganun. Kasi dito biglaan. Ito yung story, ha? So ganun. So maaabala ka talaga. At bukod pa sa mga nagpupunta na gusto daw akong makita, magte-text yung secretary, Father, galing pa sila ng Biskaya. Father, galing pa sila ng Cagayan. Father, galing pa sila ng Nueva Ecija. Father, may galing pa dito ng Patangas. Gusto ko lang makita. Pag may ginagawa talaga akong homily, parang naisip ko, bakit? Pinapunta ko ba sila? Di ba? Magawa ako ng homily. Mabuti yun eh. Di ba? Mabuti yun eh. Ano magiging reaksyon nyo kapag humarap ako sa inyo ng hindi handa? Di ba? Mabuti yun eh. Pero lalong mas mabuti, if I will attend to their needs. Mind you, sa maraming pagkakataon na ganito, na para bang, sige na nga, pagbalik ko ng kwarto, mas mabilis ako nakakaisip ng mas makabuluhang homilya. Amen? God can never be outdone in His generosity. Kapag ikaw ay mabuting loob, patutunayan niya sa iyo, mas maganda ang kanyang loob. On the contrary, kapag withhold mo ang blessing sa iba, baka i-withhold din niya ang mas maraming blessing na para din sa iyo talaga. Sinasabi sa Proverbs 3:27-28, anumang kawang gawa na iyong magagawa, huwag mong ipagkakait sa iyong kapwa. Kung meron ka ngayon na kinakailangan ng kapatid mo, ibigay mo na ang aming Christmas bonus, ibigay mo na sa kanya. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag mo nang sabihin sa kanya, bukas, bumalik ka at ibibigay. No! Now na! Sapagkat marahil o sigurado pa nga ako na ang dahilan kung bakit meron ka ngayon ng kailangan ng taong ito ay sapagkat talagang pinagtagpo kayo ng Diyos o kaya'y narinig mo ang tungkol sa Kanya sa oras na marinig mo, nasa sa'yo ang kinakailangan niya. Bakit sakto? Kasi binigay talaga sa'yo ng Diyos yun. Itinakda talaga sa'yo ng Diyos yun para ibigay mo sa Kanya. So lumalagay na hindi talaga yun para sa'yo, kundi para sa Kanya. Eh, ano naman yung para sa akin? Yun ang mas magandang tanong. Mas bongga, mas marami, mas maganda, mas mabuti. Pero ibibigay lang niya sa'yo kapag ipinigay mo yung nasa sa'yo para dun sa tao. Huwag natin subukan ang Diyos. Hindi siya nasusubukan sa Kanyang kabutihan. Kaya nga narito ka ngayon eh. Bagamat maraming problema, alam mo, mabuti ang Diyos. Mas maraming blessing kaya sa mga na-encounter nating problems. In fact, marami sa mga problema mo ang napagtagumpayan mo dahil inasikaso mo ang buhay ng iba, dahil nagkaroon ka ng concern sa iyong pamilya kahit may sariling pamilya ka na, dahil nag-aabot ka pa rin kahit papaano sa magulang mo, kahit napag-iiwanan ka na sa ipon mo, kahit may pangangailangan ka rin, kahit may gusto ka pa rin gawin, dahil isusubo mo na lang, ibibigay mo pa yung inasikaso mo ang problema ng iba, kaya ka nakaka-encounter at nakalampas sa ibang mga problema sapagkat inasikaso ng Diyos ang iyong problema. Huwag tayong pasubok sa Diyos. Yun ang mahalaga. Kasi baka tayo masubukan niya. Sinasabi ko po sa inyo kung paano napakaposible sa Diyos. Yung sa Kanyang nakikita habang nagbibigay ka ay mas bibigyan ka niya, mas magkakaroon ka pa. Eh baka posible rin sa mata niya na mas mawawalan tayo mentras nagkukuripot tayo. Yan, sana mga kapatid, huwag tayong matakot magbigay kahit may pangangailangan din po tayo. Sapagkat in the end and in the long run, ginagawa natin para mismo sa ating sarili ito. Tapos na po ang sermon ko. Gusto ko lang isegue, ha? Tulungan po natin ang mga kababayan natin na nabiktima ng bagyong ito na Odette. Please. Lagi nating sinasabi, ang pagsubok ay kapag meron tayong problema. Tama yun. Pero sasabihin ko po sa inyo ngayon, batay sa Ebanghelyo at sa sermon na sinabi ko, sinusubok din tayo ng Diyos kapag wala tayong problema. Yung mga nasalanta ng bagyo,
yung mga walang bahay ngayon, yung mga walang makain ngayon, yung mga walang power supply ngayon, sinusubok ba sila? Amen? Sinusubok ba sila? Amen? May kausap pa ako, Mama Mary? Amen? Oo, maaring sinusubok. Pero ito ang mas mahalagang tanong. Tayo na hindi nasalanta, sinusubok pa tayo ng Panginoon? Oo. Sinusubok ka niya ngayon kung ikaw ay tutulong. Nag-put up po tayo, hindi ko lang alam kung ma-finalize na yung data ng bank details para sa donation drive. Sana po makiisa po kayo. Nagpauna na po ako ng sariling donation ko. Sana po makiisa. Kung hindi man dito sa donation drive na ito, sa ibang mga donation drive, ha? In one way or another, tumulong po tayo. Okay? Nagpapasalamat ako sa PPC. Nag-text ako sa kanila kagabi, group chat namin. Nagpaalam ako sa kanila na yung mga second collection natin ng simbang gabi hanggang sa Pasko, second collection ha, ibibigay natin sa kanila. Okay? So sana po tumulong tayo kahit papaano. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Yes, pinag-isipan ko yon. Bakit? Kasi malaki din ang nakukuha natin sa second collection. Pinag-isipan ko bakit? May pinapagawa tayo eh. Eh, kukunti pa nga yung posting nakatayo eh. Kailangan pa natin ng pera. Pero, mas may nangangailangan kaya sa atin. Tulungan natin sila.